Sigurado ka ba? Tumango si Sandra sa bengiti. Yes, mahal. So please stop giving me that worried look. At matapos na masigurado ni Sandra na ayos ang kanyang asawa, sa kanya ibinalik ang kanyang atensyon kay Lemuel. Inspector Lemuel, I wanna know the truth. Seryoso at maringsan ni Sandro. If they are the ones who killed my Lola and tried to kill Attorney Francisco, I want you to punish them severely. Let them pay for the crimes. Halos walang mapaglagyan ng mga ngiti ni Sabrina at Arnolfo, lalo na't nasa kanilang mga kamay ng last will and testament ni Felisa. Sa wakas, nasa atin ang huling testamento na basta lang matanda na yun. Tuwang-tuwang saan ni Arnolfo na makita ang testamento nasa kanyang mga kamay. Mapapasa atin na nila lahat ng kayamanan na iniwan ni Papa. Dapat lang nabawiin natin ang kayamanang nararapat para sa atin na hindi karapat-dapat sa bastardang iyon o sa apo ng bastardang matanda at bastardang hindi sa isang katulong. Mariing saan ni Sabrina. Kumarap si Arnolfo kay Sabrina. Ngayong nasa atin ang last will and testament at selyo, ano nang sunod natin gagawin, Sabrina? Kailangan natin kausapin si Attorney Cabalquinto. Siya ang makakatulong sa atin para palitan ang nakasahad sa testamentong to. Nakakasiguro ka ba dyan sa abogado niyan, Sabrina? Baka ilaglag tayo niyan. Gumisi si Sabrina. Kuya, walang taong maglalaglag sa'yo kung pera lang kanilang sinasamba. At sinasabi ko sa'yo nitong si Attorney Cabalquinto, handang gawin ang lahat sa ngalan ng pera. Nakangising saan nito? Kung gayon, ano pang hinihintay natin? Punta na natin ang Attorney Cabalquinto na yan. Sabek na ayan ni Arnolfo. Tara na, babiin na natin ang lahat sa hilaw na Salvador na yon. Nakangising saan ni Sabrina at mabilis na naglakad palabas ng apartment na kanilang tinutuluyan. Ngunit biglang napahinto at pinaling muli ang tingin sa apartment. Makakaalis na tayo sa maliit at nakakadiring apartment na to. Mariin niyang dagdag. Titira na ulit tayo sa isang malaking mansyon, Sabrina. Ibabalik natin sila sa kalsada kung saan na sila mas nararapat. Kukunin natin lahat. Wala tayong titira kahit tapisong kusing sa kanila na asawa niyang katulong. Buong determinasyong saan ni Sabrina. Sabay talikod at malaking hakbang ang ginawa palabas ng apartment patungo sa parking lot. Agad nitong pinaharulot ang kotse patungo sa lugar kung saan sila magkikita ni Attorney Cabalquinto. Sir, tawag ni PO3 Abarientos kay Inspector Vasquez na sandaling makapasok to sa opisina dalang isang brown envelope. Bakit ka ba sumisigaw? Magkasalubong ang mga kilay na tanong ni Lemuel nang ibaling tontingin kay Sam na patakbong lumapit sa kanya. Hindi nagsalita si Sam at tinaas ang kanang kamay na hawak ang brown envelope habang hinahabol ang paghinga. Ano ba yung dala mo? Tanong ni Lemuel sabay kuha ng envelope na nasa kamay ni Sam. Saka binuksan yun. Inayos si Sam ang kanyang sarili saka hinarap si Lemuel. Galing sa cyber forensics, na-recover na nilang nawawalang clip sa CCTV footage na nakuha sa ospital. Wika nito nang mahabol na niya ang kanyang paghinga. Nang marinig yun ni Lemuel at dalilanin niyang binuksan ang envelope, nakita ang papel na nararoon kasama isang flash drive. Agad niyang kinuha ang flash drive at sinaksak sa laptop na nasa kanyang harapan at binuksan ang file na nararoon. Nakita niyang isang video clip at agad na na-play. Pinanood ni Lemuel ang video clip simula sa kung sinong pumapasok sa kwarto na doon niya Felisa hanggang sa sinong lumalabas doon. Hindi niya inaasahan ang pilit sumisigsig sa kanyang isipan ay siya niyang makikita ng sandaling iyon. Nakita niyang pumasok si Arnolfo at Sabrina ng araw na iyon bago matagpo ang patay si Doña Felisa. At tulad ng sinasabi ni Tasha, nararoon nga ang magkapatid nung una di lang balak na bumisita lang sa matanda. Ngunit kitang-kitang hindi nito matanggap ng matanda. Wala man tinig namang daman nilang walang tenson sa loob ng kwartong yon. Kung sa ilang minuto pa lang nang makapasok ay tila nakita niyang tila inutusan si Atasha dahilan para iwan ang tatlo sa kanyang kwartong yon. Ilang saglit pa lang pag-uusap, kitang-kita sa mga kilos nito. Hindi ito nagkakaunawaan hanggang sa nakita niyang bigla sinakal ni Arnolfo ang matanda. Sinubukang malaban ni Felisa ngunit wala itong sapat na lakas hanggang sa tuloy nitong malagutan ng hininga. Napahampas ng kamay si Lemuel sa kanyang mesa nang mapanood ang sandaling iyon. Ito na nga! Bulalas niyang sa alat buo ang pasya na tamang kanyang hinala at hindi lang basta isang haka-haka. Binaling ni Lemuel ang kanyang tingin kay Sam. Kailangan malaman to ni Mr. Sandejas. Ngunit biglang nagbagong reaksyon ito. But for the time being, we're going back to the hospital to find that bastard. Mariin itong saad sabay tayo sa kanyang pagkakaupo at binaling ang tingin kay George. Liana, gumawa ka ng warrant para kay Oscar Pedrosa. Gusto ko pagbalik ko na kanda ng warrant. Yes, sir. Natapos nun, mabilis naglakad palabas si Lemuel at Sam ng opisina. Pinaharunot ang kotse patungong ospital. Mga tarantadong yon. Kala siguro nila maiisa nila tayo. Masyadong minamalit ng mga kapulisahan.
Nangigigil na Sam ni Lemuel at mas lalong humigpit ang pagkakakapit sa manibela. Gustong magsalita ni Sam, ngunit di niya alam kung tama ba ang kanyang sasabihin. Pero alam niyang hindi may pagkakaila na may kakulangan din ang kapulisyahan. Minsan at di niya yun magawang sabihin. Dahil alam niyang mas lalong titindi ang galit ng kanyang senior ngayong makikita nila kung sino ba talaga tayo. Muli, pinaharot ni Lemuel ang kotse at wala pang ilang saglit. Nakarating sila sa ospital at dalin-dalin tungo sa CCTV room ng isang ospital at tinanap si Oscar, ang intern na nakaduty ng araw na iyon. Oscar Pedrosa. Hindi pinansin ng investigador at hinanap ang mga ito kay Oscar. Gulat na gulat sa kinaupuan ito. Humakbang papalapit si Lemuel. Oscar Pedrosa? Hinuli! Hindi pa man magawang matapos si Lemuel ang kanyang sasabihin, biglang napatayo si Oscar. Mabilis na patakbo para sa akbang pagtakas ito. Sam! Agad kumilos si Sam at hinirangan ang daraanan ito. Wala akong kasalanan. Wala! Sigaw ni Oscar. Nagkakamali kayo. Dagdag nitong kitang-kitang desperasyon sa mga mata. Huwag mo nang itanggi, Mr. Pedrosa. Alam na namin kasabot kanila kaya wala nang rason para itanggi mo pang lahat. Hindi, nagkakamali kayo. Hindi nila ako kasabot. Mariing sigaw ni Oscar. Huwag mo nang ikailang lahat, Pedrosa. May ebidensya kami magpapatuloy na kasabot kanila. Agad na sinenya sa nilumal si Sam habang na hindi nakatingin si Oscar. Wala akong kasalanan. Kung wala kang kasalanan, sumama ka sa amin at ipaliwanag mo sa amin na sarili mo. Sabihin mo sa amin ang lahat na nalalaman mo para linisin ang pangalan mo. Paungumbin sa Lemuel. Hindi, wala akong kailangan. Hindi nagawang matapos ni Oscar ang kanyang sasabihin nang bigla itong pasasa ni Sam. Oscar Pedrosa, ikaw ay inaaresto. Sasalang pakikipagsabotan sa pagtatago ng katotohanan sa pagkamatay ni Felisa Sandejas. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin, maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay meron ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayanan, ito'y pagkakalob sa'yo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba ito? Bitiwan mo ako. Mariing sigaw ni Oscar habang buong lakas na nagbubumiglas. Nilapitan ni Lemuel si Oscar, tinawi ang mukha nito, paharap sa kanya, dahilan para magsalubong ang kanilang mga mata. Walang magagawa ang pagpapamiglas mo, Mr. Pedrosa, kaya't sumama ka na lang sa amin sa presinto at ipaliwanag mong lahat. Naisin man ni Oscar magpamiglas, pero tamang sinabi ng investigador, kung kaya kahit labag sa kanyang kalooban, sumama na lamang siya sa mga polis. Natapos na mahuli ni Inspector Vasquez at POT Barrientos, ang kasabati ni Arnolfo at Sabrina, dilala nila ito sa presinto at agad sinimulan na tinanong sa buong nangyari ng araw bago mumpatay si Felisa. Mr. Pedrosa, hanggang kailan mo balak manahimik? Alam mo bang mas dinalagay mo sa alanganin ang sarili mo dahil sa ginagawa mong to? Mariing pagpupunta ni Inspector Vasquez. Napakayom na mahigpit si Oscar at pilit na binipiginan ng kanyang sarili. Mr. Pedrosa, hinampas ni Oscar ang mesa na may buong panggigigil. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa inyo na wala akong kasalanan? Mariing saan nito? Sa tingin mo ba papaniwalaan kong lahat ng sinasabi mo? Talong nilimbal at nakatas ang isang kilay. Bakit ba ayaw niyo akong paniwalaan? Nasasipha yung tanong ni Oscar na halos mawala na sa kanyang sarili. Kung ganon, sabihin mo sa akin. Sinong taong ito at nilapag ni Lemuel ang litrato sa mesa? Nilapit yun kay Oscar. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sinong lalaking kausap ni Miss Salvatore sa larawang ito. Hindi nakaimik si Oscar at biglang namutla ang kanyang nakita. Hindi ba't ikaw ang lalaking yan? Saad ni Lemuel habang dinuduro ang imahe ng lalaki sa litrato. Napapikit ng mariin ang kanyang mga mata, si Oscar, saka humugot ng isang malalim ang paghinga, bago maling tumingin diretso sa mga mata ng investigador. Wala akong ginawang kasalanan, sir. Hindi nila ako kasabot. Hindi ko rin kilala ang mga taong yan. Wika nitong labis ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Kailangan ko lang talaga ng pera at sinunod ko lang ang gusto nila. Wala akong kinalaman sa ginawa nilang pagpatay. Hindi ko alam na papatalin nila ang matandang yan. Dagdag nitong labis ang desperasyon. Pinakita ni Lemuel ang larawan ni Sabrina at Arnolfo kay Oscar. Sigurado ka bang hindi mo nakikilala ang dalawang ito? Pariniguro niyang tanong. Napalamukos ang kanyang mukha si Oscar. Ilang beses, hindi niya magawang matapos ang kanyang sasabihin na magsalita si Lemuel. Tingnan mong litratong to bago ka sumagot. Mariinit ang utos. Nanlulumot walang kalaban labang tinignan ni Oscar ang litratong nasa kanyang harapan. Nakikilala mo ba ang mga taong to? Tinignan ni Oscar ang litrato gamit ang kanyang kamay. Tinuro niyang narawan ni Sabrina. Siya ang babaeng nagbigay sa akin ng pera kapalit ng pinapagawa niya sa akin. Sinasabi mo bang hindi mo kilala ang lalaking to? Tanong niya habang pinupunto ang imahe ni Arnolfo sa larawan. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Ngayon ko lamang siya nakita.
Nakakasiguro ka bang hindi mo kilalang lalaking to? Parinigurong tanong Lemuel kay Oscar. Ilang beses ko ba kailangan ulitin na hindi ko kilalang lalaking yan? Naiiritang tanong ni Oscar. Hindi umimik si Lemuel at pinagmasdan lang ang binatang nasa kanyang harapan. Makalipas ang ilang saglit, napasandal siya sa kanyang kinaupuan at napabugan ng hangin. Sa madaling salita, ginawa mong pagbura ng ilang segundong clip sa CCTV footage gaya ng pinag-uutos ng babaeng ito kapalit ng pera, yun ba? At tumango si Oscar bilang tugon, sabay ko. Ilang saglit pa itong pinagbasta ng investigador bago tumuling nagsalita. Alam mo bang isang krimen ang ginawa mo? Tanong ni Lemuel at di inalis ang kanyang mga tingin kay Oscar. Inangat ng binatang kanyang ulo sa kadesperadong napatingin kay Lemuel. Hindi ko naman alam na gagamitin nila sa isang krimen ang video clip na pina-edit nila sa akin. Pangangatwirang depensa ni Oscar sa kanyang sarili. Napahalokip-kip si Lemuel. Ignorance excuses no one. Mr. Pedrosa, hindi rason sa batas ang di mo alam ang isang bagay. Dapat alam mo dahil unak sa lahat, may sarili kang utak na at kakayang magtanong. Bakit di mo nagawang itanong? Ba't di ka nagkaroon ng kutob sa pinapagawa sa'yo? Hindi ba't IT graduate ka? Nakapagtapos ka ng kolehiyo at may kakayang unawain lahat ng bagay sa paligid mo. Bakit mo to ginawa? Isang malinaw na krimen ang pinagawa sa'yo. Bakit di ka nagkaroon ng isip tanggihan ang pinapagawa sa'yo? Dahil sa kailangan mo ng pera? Sunod-sunod ang tanong ng investigador. Di nakaimik si Oscar. Napayo ko dahil sa sobrang konsensya na kanyang naramdaman ng sandaling iyon. Ang krimen ay krimen, Mr. Pedrosa. Hindi yan mababago ng kainosente mo sa bagay na hindi mo alam. Narating walang kay boss si Oscar at maya-maya, nagsimula na itong umiyak. Kung hindi lang sana ako mahirap, hindi mangyayari sa akin ang lahat ng to. Nanlulumo at lumuluhang saan ni Oscar. Inayos na limbal ang kanyang pagkakaupo at umamba sa ibaba ng mesa. Huwag mong gamitin ang kahirapan sa kamaliang ginawa mo, Mr. Pedrosa. Marami naghihirap sa bansang to, hindi lang ikaw. Pero hindi sila gumawa ng isang bagay na pagsisisihan nila. Alam nila ang tama sa mali kahit na hindi sila nakatuntong sa mataas na paaralan tulad mo. Di na kayo si Oscar at mas talong nilaman ng hiya dahil sa mga sinabi ng investigador sa kanya. Oscar Pedrosa, ngayon malino ng lahat. Kailan mong pagbayaran ng krimeng nagawa mo at mapangyaring magsilbing aral ng pagkakamaling to para mas maging mabuting tao ka sa naring mapagbayaran mo ng kasalanan mo. At sumenya si Lemuel sa isang police officer para ihatid si Oscar sa selda nito. Mr. Pedrosa, halina po. Ayan ang police officer. Di nagsalita si Oscar at walang imik na sumama sa police patungo sa kanyang selda. Nang sandaling makalabas na ito, napasandal si Lemuel sa upuan. Napabuntong hininga. Wala pang ilang saglit ang lumipas, pumasok si Sam sa interrogation room. Sir, ngayon nakumpirma na natin, inutusan nga siya ni Mrs. Sandejas. Ano na ang sunod natin gagawin? Tanong ni Sam. Muli huminga ng malalim si Lemuel bago nilas ang likod sa pagkakasandal sa kinaupuan. Kailangan nating puntahan si Mr. Sandejas at ipaalam ang nangyari. Matapos ang sinagawang interrogasyon kay Oscar, agad na nagtungo si Lemuel at Sam sa bahay ni Sandro at Natasha at pinakita ang video clip na restore ng cyber forensics. Paano nila nagawa ang lahat ng to kay Lola na sarili lang kapatid? Tanong ni Natasha at di napigilang mapasinghap sa kanyang napanood na footage. Alam ko may hindi sila pagkakaunawaan pero hindi ko sukat akalain na gagawin nilang gantong bagay. Nasaan ang kanilang mga puso para gawin ang bagay na ito? Dagdag nito ang hindi maatimang napapanood sa footage dahilan para masubsubto sa dibdib ng asawa. Pilit itago ang mga mata para hindi makitang walang awang pagsakal ni Arnolfo kay Felisa. Alam kong mahirap ang lahat ng to sa'yo. Higit sa lahat sa inyo, Mr. Sandejas. Wika ni Lemuel na nakatiit kay Sandro. Nakita niya ang galit sa mga mata nito na pilit lamang kinokontrol ang sarili. Ngunit hindi yun may tatago sa investigador. Lalo na kung gaano kahigpit ang pagkakakayom ng kamay nito. Alam kong mahirap para sa inyong sitwasyon na to, lalo pa't miyembro ng pamilya ninyo ang may kagagawan sa pagkamatay ni Doña Felisa. Hindi nagawang ituloy ni Lemuel ang kanyang sasabihin. Nang ibaling ni Sandro ang mga mata nitong nanlilisik. They do not belong to our family. They never refer to my Lola as their sister. At mas lalang humigpit ang pagkakakayom ng kamay nito. So do I. Marinit ang saan. Mr. Sandejas, catch them, Inspector Vasquez. Make them pay. Mariin at galit na saan ni Sandro. If not, I have no choice but to take everything in my hands and kill them. Nang marinig yun ni Natasha, biglang napangat ang ulo nito. Napatingin sa kanyang asawa. Wag, Sandro. Mariing pigal ni Natasha. Alam kong galit ka sa nalaman mo, pero wag mong ilalagay ang batas sa kamay mo. Wag mong dumihan ang kamay mo nang dahil sa kanila. The police must do their jobs well, or there will be no choice for me. Hindi nagawang matapos si Sandro ang kanyang sasabihin, nang hawakan ni Natasha ng pagkahigpit ang kanyang kamay. Sandro, please, wag. Muling pagmamakaawa ni Natasha.
Please, wag. At nang sandaling yon, may luhang kumawala sa mga mata ni Atasha hanggang sa sunod-sunod nang bumuwas sa mga luha nito. Please, Sandra, wag mong gagawin ang bagay na yan. But, mas nalang humigpit ang pagkakahawak ni Atasha sa kamay ni Sandro. Alalahanin mong hindi lang buhay mong pinag-uusapan natin. Alalahanin mong may anak kang naghihintay sa'yo, Sandro. Umiiyak na sabi ni Atasha. Hahayaan mo bang mabully ang anak natin dahil sa gagawin mo? Hindi mo ba naisip ang maaaring mangyari sa anak natin kapag nalaman niyang bagay na to? Di na kay Mexi Sandro. Tila narigalgal sa kanya mga narinig dahil sa mga sinabi ng kanyang asawa. Dahilan para mapatingin siya sa tiyan ng kanyang asawa. Bigla siyang natigalgal ng kanyang pagkakaupo matapos umalingaw sa kanyang pandinig ang mga sinabi niya kani-kanina lamang. I'm sorry, baby. Daddy was not thinking. I'm sorry. Please forgive me. Matapos malaman ni Sandro na si Arnolfo at Sabrina ang may kagagawan ang pagkamatay ng kanyang lola, nagsimula silang magmanman at magplano ng kanilang gagawin para mahuli ang mga ito. Are you sure you will be okay here? Don't you want to come to my office with me? Nag-aalalang tanong ni Sandro kay Atasha. Ngumiti si Atasha at tinuplos ang pisngi ng kanyang nag-aalalang asawa. Ayos lang ako dito, mahal. Wala kang dapat na ipag-alala. But, trabaho ang pupuntahan mo, mahal. Ayoko maging sigabal ako sa pagtatrabaho mo, kaya huwag ka na mag-alala. Ayos lang ako dito. Pangumbinsing saan ni Atasha. Gusto yung man ni Sandro umangal dahil nag-aalala siya na baka kung ano ang mangyari sa kanyang asawa habang di siya nakatingin dito. Lalo't ngayong alam na nilang sina Sabrina at Arnolfo may kagagawan kung bakit namatay ang kanyang lola. Natatakot siya baka may gawin din itong masama kay Atasha. Inabot ni Atasha ang pisngi ni Sandro at hinalikan nito roon. Dahilan para mapatingin to sa mga mata ng kanyang asawa. Ano ka ba, mahal? Huwag kang mag-aralas sa akin. Walang mangyayaring masama sa akin dito sa bahay. Saad ng kanyang asawang may matamis na ngiti sa labi. Humugot ng isang malalim paghinga si Sandro bago nagsalita. Fine, I got it. Pagsang-ayon nito. But if you need anything, please call me. And if anything happens, please call me right away, okay? I will. Nakangiting tugon ni Atasha. At hinalikan ni Sandro ang mga labi ng kanyang asawa ng pagkatamis sa kahit tatilingan sa mga mata. I will go now. Paalam niya. Mag-iingat ka, mahal. At muli, binigyan ang halik ni Sandro sa Atasha pagkatapos tumunto sa harap ng asawa at hinalikan ang tiyan nito. Be gentle with your mom, baby. Don't be naughty while I'm away, ha? Napangiti naman si Atasha sa ginawa ng kanyang asawa. Hindi siya nagkamali sa pagkakakilala niya kay Sandro. Noong una pa lang alam niya magiging mabuting ama to, kahit na sa kabila ng pagiging seryoso nito. Simula na makasama niya to, nakita niyang ugali nitong hindi madalas na pinapakita tulad ng pagiging palabiro. Malambing, higit sa lahat ang pagiging maalalahanin nito. Alam niyang hindi ito masamang tao. Alam niyang nabago lang ito dahil sa hindi inaasang pangyayari sa kanyang lola at nauunawaan niyang yon.